Get in the zone, break, Javier, SB19! Any plans for fan meet this year? Happy weekend, mga kapamilya! This is our Yalarita for UKG Weekend! Kamusta naman po ang weekend nyo? At magpapasayahin namin lalo ang inyong weekend dahil kasama ko ngayon ang trending na P-pop boy group dito, hindi lang po sa Pilipinas, kundi worldwide na pinag-uusapan. At yan ay walang iba, kundi ang SB19 na nag-guest nga po sila dito sa atin sa Umagang Kay Ganda. At actually, gabi pa lang ng guesting nila ay trending na sila hanggang nag-umaga at hanggang natapos ang kanilang performance. Kaya hindi ko papalampasin ang pagkakataong ito para sumabak sa isang challenge. At yung challenge po ay batay sa mga questions na binigay ng kanilang mga fans o ang 18. Kaya po kasama ko ngayon ang SB19. At hindi na nga po natin palalampasin ang pagkakataong ito dahil kasama ko na ngayon ang ating trending na P-pop boy group, ang SB19! Meron nga ba kayong sign? Ano yung sign nyo dati? Ito po yung sinasabi namin, get in the zone, break, Javier, SB19! Ayun na, miss ko yun eh. Siyempre, ito kasama natin si Justin, Sejun, Ken, Josh and Stel. At alam nyo nga guys, grabe talaga yung kapit nyo, no? Hindi lang local, kundi worldwide, pinag-uusapan kayo. Kaya nung nag-guest kayo sa UKG, talaga namang mahal na mahal kayo ng ating mga Twitter friends at ang dami nilang tanong sa inyo. At dahil dyan, kailangan yung sumabak sa aking challenge. Pero napakadali lang. Kung for sure, sanay na kayo dito at mismong kayo pa ang sumasagot siguro sa inyong mga Twitter followers. Kaya ito naman, sagutin nyo lang yung mga naging katanungan na inyong mga followers nung time na nag-guest kayo sa UKG. Kaya kayang-kaya nyo to. Kahit sino pwedeng sumagot. O, ito. From at Chicken R. Joy. Ay, ang cute naman ng name niya, no? Si Kenji, Chicken R. Joy. Hi, SB19. Ano po ang pinakamalaking achievement nyo sa buhay na maipagmamalaki nyo di lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo? Ayan. Hashtag SB19 on UKG. Hashtag push award sa atin. Ay, ang dami yung hashtag. Hashtag UKG Weekend SB19. Oh. Complete. siguro po, other than award po, siguro makakonsider namin na reward yung pagkakaroon po ng fans, yung 18 po, yung fans namin na magiging proud po kami na ipakilala sa buong mundo na meron kaming 18. Kasi grabe po yung support nila and talagang everyday, nag-tweet sila, active sila sa social media, sa events namin, pumupunta sila. So parang lahat po ginagawa nila para po sa amin. Kaya yung mga gagawin namin, talagang ibibigay pa namin yung best namin para po talaga sa kanila. No. At saka syempre, parang dinadala nyo rin talaga yung Philippines, yung Pilipinas saka, na pangalan. Ano po, siguro po pinakamalaking achievement po namin para sa akin po yung mapabilang po sa Billboard Social 50 po, number 19 po kami. Siguro po yung para sa akin pinakamalaking achievement kasi parang nirepresent namin yung Philippines sa bagay lang na yun. Kaya sobrang nakaka-proud. Yes po, nakaka-proud po. At ang nagustuhan ko talaga sa grupong to, no, nung una ko kayong na-meet until now, parang wala talaga nagbago. Very humble at napaka, sila po talaga yung unang bumabati sa inyo. O ito, gusto ko, isa-isa kayong sumagot dito. Ito naman galing kay Atin Dan Dalandan. Atin Dan Dalandan. Kung hindi kayo SB19 member ngayon, ano sa tingin nyo yung ginagawa nyo ngayon? Ako po siguro, chef po ako. Kasi po, tinake ko po nung college is hotel and restaurant management. Uh-oh. Po. Mahilig po ako magluto. Siguro po, chef. Or kung hindi man po chef, siguro po, choreographer po. Ayun po. Ikaw, Justin. Ako po siguro, concept artist or graphic designer po kasi yung course ko po is multimedia arts and mahilig po talaga ako mag-drawing and mag-conceptualize. Into po. Arts pa rin. Yes, po. No, ang galing. Saan po siguro nag-struggle po ako sa thesis? Siguro mapag... Yes po. Ano ba yung thesis mo nung college? Sa architecture po yan. Ah. Yun po.
Ako po, siguro professional gamer. Kasi mahilig po ako maglaro. Competitively po talaga yung mga nilalaro ko before. And sumasali po akong tournaments. Nice. Yung mga kasabayan ko nga po parang, ngayon, nasa ano na, parang big stage na po, international. Saka malaki din ang kita dyan. Yes po. Hindi mo pwedeng ma-sideline nun ngayon? Siguro po in the near future. With kasi, a different username? Kasi makapagbigyan ka ng mga kalaro mo pag nalaman ikaw yan. Kasi po, ngayon, medyo focus po muna sa, ano, sa career. Ah, okay. Ako po, kasi simula bata pa lang ako, music na po talaga yung gusto ko, paggawa ng music. Siguro po kahit anong profession, pero gagawin ko pa rin po yung music. Parang talaga. Nag-work po ako, at the same time, gagawa ako ng music. Andun pa rin yung, for sure kayo ganun din naman kayo. No? Talaga, hindi mawawala ang pagsayaw at pagkanta. O ito naman, from at StunningSB19. O, talaga yung name niya dedicated sa inyo. Hashtag AskSB19. What are mannerisms of other members na napipick up nyo na because of being together so often? I love you! So, ayan, mga mannerism nyo sa isa't isa na gets nyo na. Dahil nga, ganun talaga eh, pag magbabarkada eh. Alam nyo na yung, gets nyo na yung mga gawain ng isa't isa. O, sino itong ibuboko nyo? Sejun po. O, ano yun? May mannerism po siya na parang pag, may isang, pag sa recording namin, pag out of ano po, out of tune, tas gaganon siya. Gaganon po siya pag sorry ko, pag gre-record po kami ng kanta, tas wala sa tono po, minsan nag-sharp or nag-flat po, gumaganon po siya. Tas gaganon po siya. So parang ginagaya po namin siya, parang sa ganun po nagagaya namin siya. Umutin, ano, okay ka lang dun, Sejun, okay lang naman. Parang mas more, ano ba, na-offend ka ba or hindi naman? Hindi. Hindi rin po kasi napapansin talaga. Oh well, mannerism nga, hindi natin yan talaga. Tama ka naman doon. Ikaw talaga, Sejun, tama. O, sino pa? Sino bang, ano, may mga mannerism dyan na papansin? Ako po, yung usual na pag, parang may term na nasasabi. Anong tawag doon? Parang lagi niyang nasasabi yung word expression. Na yon. Expression po. Si Ken po, meron siyang expression na ano, yari. Parang pag may nagawang kasalanan or mali po, parang sabi, yari. Uh-oh. So parang lagi na namin nasabi, yari. In fairness, na-adapt nyo na rin yung mga mannerism na isa't isa, no? Sino pa? Ang may mga yari mannerism dyan? Yeah. Siguro po yung pinaka-common sa amin lahat, dre. Dre. Ganun po kasi yung parang minsan pag unconsciously po, bilang parang kahit na sa public po kami, kasi po usually parang syempre medyo formal po tayo. Eh, alam niyo po yung parang term na dress sa Pilipinas, kumbaga, pag casual na casual. Close, ano nyo, no? Tsaka parang, opo, parang, tsaka parang minsan madalas po siya narinig sa mga matatanda. Ganon, dre. Ganon, parang mga ganon. Lahat kayo, dre. Ganon po minsan nangyayari. Paano parang, pag dre? Di lahat lilingon. Opo, dre. Dre, Sejun. Dre, Justine. Ganon ba? Okay, joke lang. Dre. Meron pa ba? Or bawal na sabihin yung iba? Siguro si Stella lang. Pag kumakanta po siya, meron ayan. ano yun? Okay lang yun. Ano yun? Hindi, parang ano, parang may pinagkukunan po siya ng lakas. Oo, ano yun? Parang, gusto kong malaman yan. Ano, saan ka kumukuha ng lakas? Pag kumakanta siya, meron siyang parang ano, parang mababahing po, parang di may, parang mag- Sample na? Paano ba yun? Wait lang, para pong magta-transform, ganun. Malay mo parang naman. Parang ano, parang... Ay! Hindi naman ganun. Pag kumakanta siya. Parang... pag kumakanta. Parang ano lang po, ewan ko po, hindi ko po alam kasi nga kung mali na po. Parang pag kumakanta po, wala na pag high note na po. Uh-oh. Pag mataas na po yung kanta, parang gumaganun po. Malay mo yun talaga yung sikreto mo. Okay, ako nakakatakot minsan kasi parang hindi mo alam magta-transform. Try nyo mag-transform. Sabay-sabay kayong gawin yung mga mannerism na isa't isa. Gets ko na, na-imagine ko na. Yun. Parang mga hatching na ewan. Okay, eto. Let's move on. Galing kay at Jamazing. Anong lugar ang gusto nyong marating? Pahinga din po kayo, please. Alagaan ng sarili. Uwu. Marating? Uwu. Tama ba? Uwu. Uwu. Mga lugar na gusto nyong marating. Ako po, USA. Siguro, bukod po sa makarating doon, siguro po makapag-concert o makapag-head ng something na project po sa US. Yun. Ako po,
San Francisco, California. Meron US din. Actually simple lang po yung talagang gusto kong gawin doon. So pong maglakad sa tabi nung parang riles sa gitna ng ano ang pangalan nitong street na 'yan? Bata pa po ako, nakita ko lang siya sa painting, tapos sabi ko parang ang ganda, sobrang ganda yung street na zigzag, paikot-ikot pababa. Yun po. Ay nako, kayang-kaya niya yung marating na nakikita ko. Alam niyo sana nga po soon. Ikaw. Ako po dati, favorite ko pong puntahan talaga is Japan po. Pero nakapunta na po kasi ako doon. Dinala po ako ng tita ko. Tapos ngayon po, may napapansin po ako sa parang lagi sa Facebook po na magandang pictures. Tapos nakita ko po sa New Zealand po pala siya. Wow. Ang ganda po, parang hindi po totoo. Parang painting po talaga. Yes. Yun po. Gusto ko po puntahan New Zealand po. At medyo kagaya niya ang Batanes ha. Talaga po? Kaya kung gusto mong ma-feel ang New Zealand, malapit na malapit Batanes. Ganun yun po ba yung may, ano, yung may tindahan na walang nagbabantay po? Parang Honesty Store. Doon nga po yun. Sa Batanes. Siguro po Batanes po. Thank you to my parang gusto ko, parang gusto ko bumili doon na, ano, kasi honest po kasi ako eh. Gusto mo matry yung bibili ako ng, ha? Batanes? Batanes po. Batanes? Kaya gusto ko sa Batanes po. Oo, lava no. It's more fun in the Philippines muna. Ikaw, Sejun? Actually, gusto ko pong pumunta ng New Zealand. Pero, New Zealand din? Apo, pero marami pa akong gustong puntahan, katulad ng Austria. Tsaka po yung Venice. Yung city po na nalubog sa tubig. Gusto ko gondola. Ayan. Kayang-kaya yan. Nakikita ko this year, mararating niyo yung lahat. Di ba? Oo. Tiwala lang. At ito naman, galing kay at Chicken or Joy One. Mahilig sila sa ganong ano, no? Question, any plans for fan meet this year? Meron ba? Siyempre, naabangan niya ng siguro po yung 18. Fan meet, pag merong invitation sa amin, for example po sa mga malls, if ever na in-invite kami para magkaroon ng fan meet, siguro po, willing po kasi kami. Kasi po gusto po namin talaga magkaroon ng time with our fans. Kasi po may bihira namin sila makausap. Oo, tsaka you are very well loved ng mga given naman po yun, most likely marami pong upcoming fan meets or concerts, mga ganun po. Oo, siguro, mga performances. Ang magandang gawin nila talaga nila ay, for sure naman nakaabang sila sa inyong mga projects, di ba? Mga concert and gigs. At di ba, mapanood lang talaga nila kayo eh. For sure, solve na ang inyong mga fans. Ito naman, mula kay at SB19 with a T-I-N. How do you guys feel right now that you've been receiving a lot of support from your fans? Maraming best na po namin na sagot to. Mm-hmm. Pero we still feel the same po na as before. I mean yung pakiramdam po namin as a person, human being, pareho lang po kung paano kami dati. Kasi baka iniisip po nung karamihan, baka daw po lumalaki na yung ulo namin. Oo. Pero never po nangyari yun. Sa amin po, super thankful po kami sa mga fans namin. Mm-hmm. Lalo sa mga 18. Kahit po yung hindi outside yung po yung mga fans namin, pero yung mga simpleng sumusuporta lang po. Para mga silent supporters lang po, super thankful po kami kasi grabe po yung mga effort and support na natatanggap namin, hindi po namin maipaliwanag. Umaabot na po globally at nakikilala na po kami sa buong mundo. So, we're very thankful po. Yes. At ito naman, usapang concert mula kay at MassXSP19. Pinaka hindi nila makakalimutang nangyari sa nationwide concert nila. Pinaka hindi po makakalimutan. Yung pinaka last concert po namin nung sa Cagayan de Oro po. Opo, sa Cagayan de Oro. Kasi po, yung meron po kami, di bang, bagong song, nakaka-release lang po na Alab. Tapos po, nung pinerform po namin yun, nung concert po namin sa Cagayan, nagulat po kami kasi meron po silang parang, ano, project na yung flashlight po sa phone nila, lalagyan po nila ng red sticker. Tapos pagka in-open po nila yung flashlight, magiging red po. Tapos habang nagpo-perform po kami ng Alab sa stage, yung buong audience po, color red. Parang ang ganda po sa... Nice. Ang ganda po sa view namin na habang nagpo-perform, mas nakakagana po. Tapos sumisigaw po sila, sabay-sabay po nilang winawagayway yung phone nila na may red na ilaw. Yun po yung, for me, pinaka-memorable po yung last. Sa inyo? For me po, memorable lahat eh. Wow, sa totoo lang po, lahat and ng thank venues. Thank you for that wonderful answer. Lahat ng venues na napupuntahan po namin. Kasi po meron po kami official fandom color. blue po yun. Ano ba yung official? Basta, sky blue. Then,
lagi pong nagkakaroon ng parang blue ocean na tinatawag nila. Pag pag nagpo-perform po kami, makikita niyo po kahit 'di ba madilim lang po, tapos lahat po sila may light stick na blue. Tapos makikita po talaga namin na parang nagkakaroon po talaga sila ng teamwork na magkaroon ng para yung fan projects po maging successful. Every kanta po namin, binawagayway po nila. Tapos ayun nga po, tulad ng sabi ni Stel, nung alam performance po, bila yung blue, from blue color, naging red po lahat. So, parang nakakatuwa po kasi may mga ganun po sila fan projects. Yes. Oh, in fairness, ha? Salamat dun sa mga fans nyo talaga na napaka-ma-effort. Naisip na yung mga ganyang bagay. At saka, mukha talaga sila yung ano, no? May harmony, yung hindi ba nag-aaway-aaway. Minsan yun yung masakit, eh. Share ko lang po, ang babait po talaga ng mga fans namin. Kasi po, every time na may mga event kami, yung meron po silang mga group-group na namimigay po ng food, dun po sa mga nakapila na fans, water. Oo. Tapos po, nagtutulungan po sila after ng concert, meron pong project din na may naglilinis ng lugar. Talagang yung mga kalat po every after event. Uy, salamat sa inyo, 18, ha. Ito, speaking of mga food na mga binibigay, bago tayo sa aking mga last few questions, mula kay at Stunning SB19, craziest gifts you've received naman from fans. Gusto ko na malaman. Ako po kandila. Kasi po meron po silang mga yung mga ibang fans ko po, meron po sila para mga inside joke or meron po sila tawag sa kanila. Mm-hmm. Parang kultonista po, ganun. Tsaka yung marami po akong ano, parang fandom, pero isa po sila sa mga parang witty na masasabi ko po. Kasi po parang dinadasal daw po nila na parang ano lang naman po, lokohan lang po. Parang yun lang po, kandila po yung ano. At tapos, hindi siya basta kandila pala kasi may meaning, no? Opo, behind that. Kaya sobrang iba rin yung effect sa'yo. Sa inyo, yung mga natanggap nyo na feeling nyo. Ako po, sa totoo lang po natutuwa kami na marami po kaming natatanggap na gifts po galing sa fans. Pero may isa po talagang gift na parang na-touch po ako ng sobra-sobra. Ano lang po siya, nasa maliit na paper bag. Tapos pagbukas ko po, meron po siyang pot holder. Tapos po nakalagay doon parang, Kuya Stel, ano, sorry po, ito lang yung nabili ko kasi yung pinambili ko po, benta ko lang po to sa pagbebenta ng tuyo. Tapos po, sabi niya, kung hindi mo po gagamitin, bigay mo na lang po sa mama niyo. Parang na-touch lang po kasi parang yung effort niya po na gusto magbigay sa akin. Tapos, kinita niya lang po yun sa pagbebenta ng tuyo para po lang po makapag-give sa akin. Parang sobrang nakaka-touch po. Parang gusto ko sabihin na, ano, ipunin niya na lang, huwag nabigay. Pero na-appreciate ko pa rin naman po yung pagbigay niya kasi sobrang na-touch po talaga ako sa binigay niya. Kaya gusto ko mag-thank you sa kanya. Tsaka yung binigay mo na pot holder, huwag kang mag-alala, ginagamit ni mama yun sa bahay. Kaya thank you so much talaga. Pinakyaw mo ba yung tuyo niya? Joke lang. Papakyawin natin yung tuyo mo. O yan, for sure, madami pa kayong mga crazy experience. At lahat yan, siguro, all positive, no? Dahil talaga iba rin yung nagagawa talaga ng inyong mga fans, no? Sobrang supportive talaga, ever. From the start, nandito kayo sa UKG, di ba? Until now, talagang todo support at mas dumadami pa yung mga supporters, no? Kaya naman, kwentuhan nyo na lang ako muna sa inyong single na Alab. At promote nyo na rin kung saan ba natin na pwedeng marinig, saan pwedeng ma-download na inyong mga supporters and followers. Out na po yung Alab sa Spotify, Deezer, iTunes, and other music platforms. Stream nyo po yan. And then yung music video, it's already out on YouTube. Meron na siyang 1 million views. Sana mas dumami pa, panoorin nyo and support nyo and share nyo sa family, friends, and relatives and kahit sino pang kakilala nyo. Sana patuloy niyong suportahan yung grupo namin and I love you. Wow, I love it. Maraming salamat ulit sa inyo, ha? SB19, yes, so been very humble, very consistent from the very start. Kaya naman, for sure, marami pa kayong projects na maibibigay sa inyo at mapupuntahan nyo lahat ng lugar nyong gustong puntahan. So, at talagang nag-perform na kayo sa ibang bansa, ha, sa US o kung saan man, huwag nyo nga kalimutang bumalik sa UKG at mag-guest ulit sa UKG Weekend! Yes, yeah. Maraming salamat again, SB19, at sa ating mga K-18 dyan, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa amin, maging sa mga kapamilya natin na lagi nakatutok sa UKG Weekend. This is Ariella Arida. Sabay-sabay tayo for UKG Weekend! Thank you.